po ang sa inyong lahat, mga kapuso. Welcome, welcome to your favorite in-between sports and entertainment show. You guys are watching Game On, and we're back inside the Philol Eco Oil Center in San Juan City. My name is Martin Javier, fresh from our first game earlier. Mainit na laban ang Binid at San Sebastian. Kasama ko ngayon, Mr. Pure Business and Pleasure, Anton Rojas. Brother, how are you? First things first, congratulations to the College of St. Benilde. 20 long years, Marts. I mean, every year, sinasabi natin, dark horse. It's been a joke. Yep. You can throw that joke in the garbage can right now because the Benilde Blazers are for real. They are back in the Final Four and they have a chance to enter it with a twice-to-beat advantage. But I was taking a look at the remaining schedule of the four teams dahil set na ang ating Final Forecast. Parang ang pinakamadaling schedule para sa akin yung sa LPU. Sapagkat dalawa na lang yung natitira nilang games. So I mean, winning just one of those two remaining games, Marts, puts them in prime position for a twice-to-beat advantage. And itong Binil, makakalaban pa nila ang LPU. Yung Binil, makakalaban pa nila LPU at makakalaban pa nila in their last game, the San Beda Red Lions. Mm. Na magkakaroon ng implication dun sa magiging final sequence natin going into the Final Four. Yung sa LPU kasi, they're playing JRU. So JRU is a team that is no longer in Final Four contention. Right. So if you're LPU, you should win that game. Mm. And then their last game of the elimination round will be against the Benilde Blazers. So para sa akin, itong LPU talaga yung pinakamay malaking chance na makakuha ng twice-to-beat advantage. And of course, Letran with a 9-game winning streak that they have right now. Ganda rin ng storya ng LPU ngayong season. Antonio, from season 97, they were number 9. They only won 2 games. Yep. And then, coming back in season 98, a few months apart, Final Four contender. And here's the thing, Marts. I don't think that they have reached their peak, right, itong LPU Pirates, because Enoch Valdez finally woke up, 30 points, career high. You were covering that game with JV Mokon, and I was just, man, I was at a loss for words. He was shooting threes. This man was cutting baseline, dribbling off defenders, and scoring off the glass. He was doing everything. And yung depensa niya, grabe din, demonyo sa fast break. My goodness, Enoch Valdez, the best is yet to come. That's right. At ang importante dun, kasi ang hinahanap natin sa LPU, yung kanilang go-to guy, especially in the end game, sino yung pupuntahan nila? They lost Renzo Navarro in that game because he was ejected. So they turned to Enoch Valdez, who scored 14 of his 30 points in that fourth quarter to seal the deal for LPU and to officially bring them to the Final Four. Pinatunayan niya, Martin, na kaya niya mag-take over. He is growing up before our very own eyes. But you mentioned, which player LPU will go to in the end game? Mm. Marami yan eh. At least we know that Enoch can be the go-to guy now, that he can be trusted with the game on the line with a basketball in his hands. But you can also trust Ato Barba. You can also trust Maclaude Guadagna. You can trust Renzo Navarro with the basketball because you know he's going to make the right play just like he did when he threw that dangerous, I will say dangerous, but to him, hindi dangerous yun eh. Nakita niya si Omar Larupay for the game winner against San Beda. And I feel like he likes that kind of danger. Diba? Yung mga masisikip na pasang ganun. Yung pinag-uusapan ni Anton, ayan po yung mainit na laban ng LPU Pirates kontra sa San Beda Red Lions. And it ended with another epic comeback for the Pirates. And this game is featured in our Game of the Week. We are officially in the final full week schedule of the men's basketball tournament in NCAA Season 98. Before we know it, Final Four na. Patindi na ng patindi ang mga bakbakang ating napapanood sa hardcourt. Kaya naman, balik na raw muna tayo mga kapuso. Let's go back to November 9, 2022 when the LPU Pirates squared off against the San Beda Red Lions in their second round matchup. Going around the world. Barba, nice speed! Tablang laro sa 78 with less than a minute to go. Dumrive sa baseline si Omar Larupay at final. 24.7 seconds na lang ang nalalabi. Larupay broke the tie by going 1 for 2 from the free throw line to put the Pirates ahead 79-78. Sa sumunod na play, nakascore si Tony Enoch para maibalik ang lamang sa panig ng Red Lions 80-79.
Tumawag naman ng timeout ang LPU with 15 seconds remaining on the game clock. Here we go. Trigger man is John Barba. Sumaksak ang veteranong point guard na si Renzo Navarro. Munti ka na siyang naipit sa shaded lane sapagkat pinaligiran siya ng mga bidista. Pero hindi nagpanik si Renzo sa isang iglap. Navarro, Larupay, Larupay for the lead! Yes! Nahanap niya si Omar Larupay. Puntos para sa mga pirata. Lamang na naman ang LPU. Coach Yuri, it's his turn to come up with a play. Nagkaroon ng pagkakataon ng San Beda na makabawi. Kaya lang, pumalya ang tira ni Gab Cometa na nagbigay sana ng panalo sa kanyang kupunan. With this 81-80 victory, the LPU Pirates swept the season series against San Beda and are now currently in prime position to secure a twice-to-beat advantage in the Final Four. LPU team captain Renzo Navarro finished with 10 points, 4 rebounds, and 7 assists, while the hero of the game, Omar Larupay, tallied a season-high 15 points to go along with 10 rebounds and a steal. Navarro beating Larupay. Larupay for the lead! Yes! And it is because of the magnitude of this win by the LPU Pirates that it has been chosen as our NCAA Season 98 Game of the Week. Ayan po ang ating Game of the Week! LPU Pirates with a 1-point win over the San Beda Redlines. Nag-uusap kami dito ni Anton. Pati kami intense. Kasi syempre habang pinapanood namin yon, nakita namin kung gaano ka-crucial yon sa dalawang teams na yon. And at least at that time, they were number 3 and number 4. Mm-hmm. So positioning yon para sa kanila. LPU was able to come up with their 11th win of the season. And Omar Larupay. Because Sean O'Malley fouled out in that game. Larupay scored 9 of his 15 points in the fourth quarter, including the game-winning basket. I think he and Enoch have been playing under par. That's why I'm saying na hindi pa nila naabot yung peak nila. Remember, Enoch was number 1 in scoring for LPU last season. Yeah. Omar Larupay was number 2. Mm-hmm. So what happened? Of course, Enoch was playing injured in the first round. Meron siyang natamong injury sa kanyang kanang balikat. Omar Larupay, I'm not sure. Maybe it's because Sean O'Malley and JM Bravo stepped up and Macleod Guadagna improved. He's been taking a lot more shots from beyond the arc and Ato Barba. Pero yun nga yung kwento ng LPU ngayon eh. This is a team na hindi natin pinag-usapan, Marts. They were not in our Final Four predictions. Yep. They were not even labeled as a dark horse until they started winning early in the first round. Pero masasabi ko lang is na minsan the reality that we end up living is better than any dream that we imagine. Lalim na. I'll just put it at that. Sa mahinugot yun! Okay, tama na. That's a beautiful statement, by the way. And well, as I try to comprehend and put that statement into context, eto mag-break muna tayo. Susunod po natin, makasama natin dito ang halftime performer ng Game 2 who will be performing for the first time in the NCAA. At syempre, mamaya po, papasukin na natin ang dugout ng Arellano Chiefs at pungyan sa ating pabalik dito sa Game On! Keep up with non-stop in-court action with GMA Sports. Catch the latest sports news here and round the globe. Be thrilled with conversations about the finest athletes and sports personalities. Is this it? Yes! And Mamouski with a 1-2! Is now down to just 6. And never miss a beat on the latest hard court drama. We'll bring you stories behind each point and victory, one play at a time. Follow our official social media handles for your daily fix of hype and adrenaline. Online, GMA Sports. Pusong kampiyon. Tayo'y may pusong kampiyon. There's no stopping us from getting the latest news and catching every nerve-wracking moment of the NCAA games. Pumunta na sa official NCAA website, gmanetwork.com/NCAA. At i-download ang official NCAA app para sa latest updates. Welcome
welcome back to the show. You guys are still watching Game On still inside the Philoil Ecooil Center in San Juan City. As promised, bago po tayo pumunta sa ating dugout raid ng Arellano University Chiefs, kausapin muna natin ang ating halftime performer for Game 2 today. It's her first time to be performing in the NCAA. Let's all welcome Kapuso Star, Star of Apoy sa Langit. She is, ano ba, ang tatawag sa kanya sa labas, Stella. Pero tatawag sa kanya dito by her true name, Miss Lianne Valentin. Welcome to Game On. Hello, hello everyone. Oh. Grabe naman yung intro mo, Martin. Siyempre naman, kailangan i-build up natin. Nahiya ako eh. Hindi naman. Una muna, congratulations. You're off a wildly successful show, Apoy sa Langit. Nagte-trending yung mga eksena ninyo sa Facebook, Twitter, Instagram, across social media. Congratulations. Grabe, thank you so much. Alam mo, sobrang grateful ako and thankful. So I'll take this time na rin to thank everyone na nag-support sa lahat ng nanood ng Apoy sa Langit. Alam mo, every time na lumalabas ako, hindi pa rin sila maka-move on eh. Ah, lagi pa rin may tumatawag sa akin, Stella, nainis pa rin ako sa'yo. Talaga? Ganyan, kahit ilang months na nung natapos yung show. So, dapat sinabi mo, uy, mabait ako. Yun yung sinasabi ko, wait lang, uy, si Lianne na to, hindi na ako si Stella. Hindi na si Stella. Pero kamusta naman yun? I mean, how was it working with Mr. Zorin Ligaspi? Kasi siyempre kayo magka-tandem doon. Tapos medyo, yun nga, ganun nga yung role mo doon eh. Diba? Medyo kiniinisan ng mga audience. So how was it playing? But that was a big role. At saka tumatak yung role na yun para sa'yo. Yun nga eh. Actually, hindi ko talaga akalain na magiging matatak yung role ko as Stella sa viewers, sa lahat ng mga kapusong nanonood, sa lahat ng tao nanonood. Kasi I was just, you know, sabi ko bago ako pumasok ng Apoy sa Langit, I will just do my 200% best, my, you know, my very best sa binigay sa akin na job. And sabi ko, cross fingers, bahala na. Sabi ko gano'n. Pero nung time na nakita ko yung like outcome niya, sobrang na-overwhelmed talaga ako. Okay. Pero nandito ka nung huli, nanonood ka ng NCAA. Alam ko marami nagtanong sa'yo, sino bang pinapanood mo dito? Pero di, ako alam ko, fan to talaga ng NCAA kasi nanonood talaga to. Pero bakit ka ba pumunta dito? Nanood ka ng live? Ay nako, sabi ko na yun, tatanungin mo. Oo, syempre kailangan natin itanong yan. Hindi, kasi... Sinong pinapanood? O, ayun lang. Tayo, sinong pinapanood? Hindi, pero I was here sa game ng CSB Letran. Oo, nanood ako live. Kasi, you know, ever since na nag-start din yung NCAA, di ba nag-muse ako, tapos nanonood din talaga ako ng basketball. So sabi ko, manonood ako online. So I'm watching online talaga, guys. Hindi lang, syempre nakikita, hindi ko lang inaano. Pero sabi ko, hindi ko dapat palagpasin yung CSB Letran. So manonood talaga ako ng live. So, nandito ako dahil manonood ako. So, basketball fan. Basketball. Ayan, si Lianne Valentin. Okay, Lianne, before we let you go, dahil short and sweet ang ating conversation dito, imbitahan mo yung mga kapuso natin sa mga susunod mong gagawin dito sa Kapuso Network, pati na rin yung mga social media accounts mo. Ayan. So, as of now, wala po akong next project. But, ayan, abang-abang lang po tayo. So, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. So, please follow me on my social media accounts. Sa Instagram, Lianne Valentin. And on Facebook, Lianne Valentin. And thank you po. There you go. Thank you so much for joining us here, Lianne. Thank you, Martin. And good luck with your performance later at the halftime break of Game 2. Ang inyong Tuesday coverage. Pero ito muna, sagurin muna natin ang dugout ng Arellano Chiefs. Mga ka-NCAA, nandito tayo ngayon sa dugout ng Arellano Chiefs para makita ang preparation sila bago sumabak sa hard court. Kaya ang tanong, dugout trade na ba? Game on! Pwede mo matanong kung anong ginagawa sa'yo ngayon? Ginagamit lang ni Jung yung powers niya sa akin para ready ako sa game. Ito, maliban sa ganitong preparations, no, ano pa yung mga preparations natin bago sumabak dun sa game? Ano ba tayong mga rituals? Ako, usually, una kong sinusuot na sapatos, left. Left lang, left. Bakit left? Ako, nakasanayan ko lang. Bago daw sumabak sa game, nakikinig ka daw ng music palagi. Okay, ano ulit yung music na yun? Mood, Al James. Siyempre, laging pinakikinggan. Malamang memorize yung lyrics, tama ba? Ang ganda na mood. Tamang pausok sa room. Samahan mo ako sa mga pagsubok patungo sa moon. Ito mga brothers. Ito, dito tayo. Siyempre, nakita natin sila kanina kumakain sila ng saging.
Paano nakakatulong yung pagkain ng saging sa pagsabak natin sa hardcourt? Iwas cramps po. Palakas para may energy mamaya sa... Iwas cramps din po. Napatunayan na ba nakakatulong talaga ang pagkain ng saging para makaiwas ng cramps? Nangyari yun once. Nag-cramps ako, tapos pagkakain yun ng saging, medyo nawala siya kakante. Diba, nandito tayo ngayon sa dugout. Sino ang pinaka-paborito mong player na nandito ngayon? Ito, Kenji. Kenji, okay. Meron ka pang message para sa kanya? Pogi mo tal. Eto, dito tayo. Nagkukwentuhan sila. Eto, ano yung palaging sinasabi sa inyo ni coach bago sumabak sa court? Mag-enjoy lang and sana ay hindi kami ma-pressure sa laro. Hindi ma-pressure sa laro. Pero napapressure ka ba sa loob ng court lagi? Medyo. Minsan, gano'ng kadami yung medyo na yon? Mga ganyan. May magaling daw sumayaw dito? Dito tayo. Kung sasayaw ka, sinong gusto mong kasama mong sumayaw? Mga NCAA fans, for the first time sa TV, makikita natin ang Arellano Chiefs, Neil Tolentino versus Wilmar Oftana. Okay, at this point, wala bang pa-music dyan? Kanta naman tayo. Okay, showdown! Siyempre, hindi pwedeng walang panalo, di ba? Para sa kanya, sino? Oh, siyempre, andito tayo. Wilmar! Ay, dyan pa pala kayo. Grabe! Medyo naubos yung energy ko. Ang taas ng energy ng Arellano Chiefs. Nakita natin, nagsayawan sila, preparation sila. Kaya naman, marami pa tayong aabangan dito lang sa Game On! At muli, ako si Lance Santiago. See you! There you go, Dugout Raid ng Arellano Chiefs kasama si Lance Santiago. Coming up next though, meron pa tayong isang game featured ang Arellano University kalaban ang Perpetual Altas and you, brother, are covering this game. Yeah, this is a game where I believe it should be treated as a showcase, especially for the graduating players. Ayan, Shane Menina, kailangan magpakitang gilas. Jeff Egan, nagpakitang gilas na para sa Perpetual in their last game. So, It's almost the finish line for these guys. And, you know, it's kind of like a victory lap for all of them. Okay, good luck later. Thank you. We hope you handle a good game between the Altas. For sure, it's going to be a good game between the Altas and the Chiefs. I don't need luck, though, because I have with me Coach Topex Robinson. That's right. Oh, Coach Topex. Ano ba? Battery pa rin ba si Coach Topex? Ah, hindi. May paano lang. Game face. Alam mo, natutuwa ako na natututo na si Coach Topex sa ano, ah. The world of television. Oh, di ba? May dramatic na ano eh, no? Ang kulang na lang, yung finger heart eh. Nag-finger heart na ba si Coach Topex? Di pa nga eh. Di pa kasi si JV nagpe-finger heart. Oh. Si Bo nagpe-finger heart. Parang, ng bata. Parang firm si Coach Topex, ano? Mag-break din natin yung wall niyan. But thank you so much, Anton, for joining us here. Thank you, brother. Always a pleasure. Mr. Pure Business and Pleasure, Anton Rojas, joining us here on the show. We'll be taking care of our second game today kasama si Coach Topex Robinson. Susunod na po, Arellano contra Perpetual. Maraming salamat mga kapuso for joining us here on the show. This has been Game On!